So bakit kinukunan ng compression test ang ating mga makina? Ang sagot is dahil sa lost compression, syempre, di ba? Ano naman itong lost compression? Ito po ay paghina ng compression pressure sa loob ng cylinder. Bakit naman humihina ang compression pressure? Dahil sa pag-escape ng hangin o sa leaking ng cylinder during compression stroke. Bakit importante ba talaga ang mataas ang compression pressure ng makina? Oo, dahil isa ito sa pinaka-main reason bakit malakas at maganda ang takbo ng makina mo. Importante na sangkap kasi ang mataas na compression pressure sa pagbuo ng magandang combustion sa air and fuel mixture during power stroke. Bakit naman nagkaroon ng leak sa loob ng cylinder? Dahil sa mga tears and wears ng mga metal at engine parts na involved sa pagbuo ng mataas na compression. Ano-ano naman ang mga engine parts na to? Ang mga engine parts na pwedeng magpahina ng compression pressure, ito po ay ang piston ring, cylinder wall, valves and valve seat, at tsaka cylinder head gasket. Bakit naman sila nagkaroon ng tears and wears? Dahil po sa lack of maintenance, hindi regular na pag-change oil at engine check-up, palagi na pag-overheat at katagalan ng servisyo ng makina. Ano-ano naman ang symptoms ng lost compression? Kung malala na ay ito po ay hard starting, palyado, or nag-hesitate kung umandar, engine blow-by at usok sa engine breather at dipstick. Maitim ang kulay ng usok at malakas na konsumo ng langis mismo. At nag-overheat din. Ngayon po ay gagawin na natin ang preparation bago mag-proceed sa compression test. Kanina lang po mga boss ay pinapaandar ko na itong ating engine ng almost 2 minutes para makuha ng ating makina ang kanyang optimal temperature. Mas prepared ko kasi na mainit ang engine bago kunan ng compression test. Kasi nga mga boss, sa time na umandar lang ang ating makina or mainit na ito, mas aktibo itong tinatawag na engine blow-by. Pero okay din naman na kunan ng makina mga boss nang nasa malamig na temperatura. Muna natin gawin is disable natin ang fuel supply. So sa punto na to ay tinanggal ko na ang fuse ng fuel pump. Disconnect natin ang kuryente na supply ng spark plug. Sa punto na to ay disconnect ko na ang socket ng wire connection sa coil at tinanggal ko na rin ang high tension wire ng distributor cup itong nasa gitna. Iniiwasan kasi natin dito mga boss kung magkaroon ng ignite ang fuel sa ating mga spark plug para iwas sa sunog sa ating mga ginagawang unit. Pagkatapos ay tinanggal ko ang lahat ng spark plug, 4 cylinder ito kaya 4 na spark plug. Para naman sa mga diesel engine ay dito sa mga injector mo tatanggalin. So para sa akin mga boss, mas maganda na sabay lahat ng spark plug na tatanggalin para di mabigat sa starter na ikutin at di madaling malubat ang battery mo. Ngayon mga boss, pumili ka ng adapter na kaparehas ng thread ng spark plug. Ito yung ikabit mo sa ating spark plug hole. May mga variation kasi itong ating adapter, depende sa laki ng thread ng spark plug. Tapos ikabit ito sa spark plug hole dito sa cylinder head number 1 at ito ang unahin natin sa pagkuha ng compression. Then sunod-sunod na mga boss. Tapos ikabit naman itong pressure gauge na may 300 psi or 20 bar ang maximum pressure. And then mga boss, start na natin ang susihan sa ating makina. Para sa akin, ang tagal ng pag-start ko dito ay nasa 5 second lang. For example mga boss, binibilangan ko lang ng 5 second kasabay ng pag-start ko sa makina. Makikita nyo naman na sapat na ang 5 second dahil hindi na rin gumagalaw ang pointer ng pressure gauge. Mas maganda mga boss kung gagawin mo to na meron kang tig start sa iyong engine. Sa punto na to ay gumagawa ko ng listahan ng cylinder number 1, 2, 3 and 4 at dito ko ilalagay ang compression pressure reading. Itong procedure na piniperform ko pala ay sa dry test muna. At mamaya ay gagawa din tayo ng sa wet test. Ibig sabihin ng dry test mga boss ay wala kang nilagay na kahit anumang mga likido sa ating cylinder. At ibig sabihin naman ng wet test ay basa o maglagay ka ng engine oil dito sa loob ng ating combustion. Magkaiba kasi ang reading sa dry test at wet test dito sa compression test. So kunan ko muna ang lahat ng cylinder sa dry test at inilista ko ang lahat ng reading nito. Ngayon naman mga boss ay magpiperform tayo ng wet test. Lagyan lang ng kunting langis ang cylinder. Makakatulong ang wet test
Sa pag-diagnose kung piston ring ang sira or valve at valve seat, for example, nag-perform ka ng right test cylinder number 1, tapos maliit ang reading nito. Dahil maliit ang reading nito, is dapat makunan mo nito ng reading sa wet test procedure. Kung tataas ang pressure dito sa wet test procedure, ibig sabihin na sa piston ring ang problema. Pero kung hindi tataas ang reading ng pressure, ay nasa valve or head gasket ang problema ng lost compression. So sa punto na ito mga boss, ay ito na ang reading ng ating makina sa dry test at sa wet test. Masasabi ko na maayos pa ang kondisyon ng compression sa makina na ito. If ang reading ng compression dito sa cylinder mo ay nasa 100 PSI pataas, ay masasabi ko na okay pa at nasa standard pa ang compression ng iyong engine. At kung nasa 100 PSI naman pababa, ay masasabi ko na dapat mo nang ipatrabaho ang iyong makina dahil meron na itong lost compression. Mas maganda din mga boss at maire-recommend ko rin na magbase kayo sa inyong engine manual specification tungkol sa standard ng compression sa iyong engine. At itong 100 PSI pataas ay para lamang sa mga maliliit na 4-cylinder engine, 3-cylinder engine. Depende kasi ang compression pressure mga boss sa laki ng engine at sa mga manufacturers nito. So ayan lang mga boss para sa araw na to. Hopefully nakatulong ang video ko na to. Peace!